morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, before we start our episode today, mantra muna tayo, be grateful, okay? Whatever, ano man yung dumating sa buhay mo, may dumating man o warla, mayroon talaga yan, okay? Liwanag araw at saka hangin at saka buhay, kaibigan. Alright, be grateful. Alrighty, open your arms, now your legs, close your eyes, and get ready because this is all be yours. Peace, love, good health, riches, wealth, abundance in the world, all be yours. Boom, shakala. Alrighty, kaibigan. So, simulan natin yung episode natin ngayon, kaibigan, is sitaw taking profit. Okay. Initially, kaibigan, nung nag-invest ako sa sitaw, kasi maliit lang yung puhunan ko, 50,000. Gusto ko sana siyang i-roll lang siya, i-roll ng i-roll. Okay, so, but I have learned from my mentor, crypto mentor, that this habit na hindi ka mag-take profit is a bad habit. Okay? Kahit gano'n daw kasi yan kaliit yan. Okay? But once that habit built, in the future, ganun din yung gagawin mo. Okay? Para lang yung ano, nagsisave ka ng pira kahit napakaliit ng sahod mo. Okay? Pero, kahit kung lumaki na yung sahod mo, kasi naka-build ka na ng habit na magsisave ka pa rin ang magsisave. Okay? So ito, isang scenario. Malaki na yung sahod mo pero wala kang habit na... maliit yung sahod mo pero wala kang habit na magsisave. So kahit lumaki pa yung sahod mo, most likely hindi ka makasave yan. Maubos yan kasi habit yun. Di natin alam unconsciously. Habit yung nagpa-function sa atin. So kung ano tayo ngayon, because what our habit, ano yung mga habit natin. Okay, so ngayon, ito yung lesson ko na i-share, itong sa Axie Infinity, okay? So itong Axie Infinity, ganito naman yun. So walang masama sa mag-fail tayo. Ang importante, mag-learn tayo, babangon tayo, at saka mag-learn, i-apply natin yung learning. Ang pinakamaganda is pag may ibang nag-fail, hindi tayo yung nag-fail, nire-learn natin yung failure nila. So, ma-shortcut natin yung failure. Instead, tayo yung nag-fail, ibang tao yung nag-fail. So, tulad ng sitwasyon ko, okay? So, parang Axie Infinity. Kung narinig nyo yun, isa yung napaka sa blockchain technology nung last bull run. Nag-peak yun. So, meaning, hindi ako experience nun. Nag-jump in ako during the hype, very hype, okay? So, i-ano ko lang tong sitaw. Kasi kahit anong investment kasi, pwede itong i-apply eh. Same psychology lang to, same basic principle lang to na pwede natin ma-apply, okay? Sa Axie Infinity, nag-jump in ako nung napaka-bullish na or napaka-high na, okay? So once nag-invest ako sa Axie, nag-invite ako ng mga marami akong scholar, mga 10 or more, 18 ba yun, nakalimutan ko na. So, nung marami na akong scholar, hindi ako nag-take profit. So lahat ng kita sa mga scholar ko, hati, ni-reinvest ko ng reinvest kasi greed. Yun eh, greed. So mayroon kang gusto ko na doon ako mag-take profit pag napakalaki na, which is in reality yung tao daw kahit gaano pa kalaki ano yun, pag may habit ka na ganun yung habit mo, hindi ka gusto mo talaga ng greed na gusto mo pa ng malaki, ng lumaki, most likely kahit gano'n na yan kalaki yan, gusto mo pa rin yung lumaki. So habit yun. So gano'n yung learning ko to, kaibigan, no? So pwede natin itong i-apply sa sitaw eh. So nag-greed ako, hindi ako nag-take profit kahit mayroon akong share, nireinvest ko ulit kasi hype. And one day it bubble, boom. Pag bubble nun, pumutok yung bubble, hindi ako nakapag-take profit kasi invested ako nun lahat. Kasi sa ano pa, yung market, kaibigan, is a cycle lang yun. Okay, so so ito yung gusto ko sanang i-apply sa sitaw. Okay, kasi yung sitaw, investment to, which is most likely magiging greedy tayo eh. Okay, bakit tayo magiging greedy? Kasi nakikita natin na wala tayong effort na ginagawa. Magpa-fund lang tayo, maglagay tayo ng fund, at saka bibigyan tayo ng 7% ni sitaw. Si sitaw yung bahala lahat. Okay, so yung iba nag-invest talaga ng malaki, like maybe 10 years na working nila or
maybe nangutang pa yung iba, nakikita ko nangutang, nag-glow ng iba, okay? So, different opinion, different ano yan. So, let's respect different opinion. So, ang ano ko lang, ang opinion ko lang dito, dapat mas maganda yung may different side ka na story na, na marinig. Kasi at least, in the day, ikaw talaga yung makasave sa'yo, walang iba. So, dapat ikaw yung miss kaibigan, ikaw yung mag-decide, ikaw yung mag-isip para sa'yo, okay? Kasi in the day, walang ibang makakasave sa buhay, wala kang pwedeng i-blame, ikaw lang. Alright, so, balikan natin. Grid. So, normal din sa tao, grid. So, narinig nyo yung kapa, grid yun. So, hindi ko sinasabi ang sitaw is tulad ng aksi, tulad ng kapa. What I mean is, there is a probability, one day, yung tao, grid, hindi siya nagtitake profit. Ini-invest siya ng nire-invest at saka over-invested na siya. I mean, o yung position mo is napakalaki na. For example, nag-invest ka ng sitaw 4 million, okay? So, yung savings mo is 5 million lang. Okay, so, or even 4 million lang yung savings mo, in-all-in mo ni sitaw. Sabi nga ni Charles Munger at saka ni Warren Buffett, don't make foolish risk. Okay? What if hindi mo control? May mga bagay na hindi yung control kayo bilang. Sabi ni Charles Munger at saka ni Warren Buffett, don't take foolish risk kasi may mga bagay na hindi yung control. What if one day mabankrupt yung kumpanya? Okay, so 10 years, 20 years mong pinaghirapan or baka nag-loan ka na, nangutang ka na para lang maka-invest to something, and one day may black swan, hindi mo alam ano nangyari, hindi natin control, bankrupt yung kumpanya, boom, syakala, kaibigan. So, yun yung other side nun. Okay? So, pwede tayong mag-risk but not foolish risk talaga. Willing money afford to lose lang, kaibigan. Kasi may nakikita ko sa YouTube, sa Facebook na grabe, heavily invested sila sa sitaw. Okay? So, hindi ko sinasabi na mali yung ginagawa nila pero ito yung other side na advice ng mga best investor tulad ni Warren Buffett na don't take foolish risk na pwede kang maka-wipe out sa buhay mo. Okay, what I mean, wipe out is 10 years, 20 years mong pinaghirapan or baka bininta mo na yung bahay mo, niloan mo na yun para lang makapag-invest ka, yun. One day, dalawa lang yung scenario yun, ito, okay? Una, for example, tama yung hinala mo, okay? Hindi ka nag-take profit, nag-all-in ka, nag-loan ka, nilagay mo lahat ng 20 years or 10 years na pinaghirapan mo, in-all-in mo sa investment na yan, okay? So, dalawa lang yun. Pwede magkamali ka sa hinala mo o nagkatama ka sa hinala mo. Okay, so unahin natin. Pag nagkamali ka sa hinala mo, okay, na-bankrupt yung kumpanya, boom, wipe out ka. Ubos yung pinaghirapan mo lahat. Okay, napakalaking risk yun. Okay, pag tama yung hinala mo, na maglalas pa to ng ilang taon tong investment na to or few months or years, okay, good, tama ka. Okay, so nabawi mo yung puhunan mo, din passive income, malaki yung passive income mo. Okay, good. Pero ano yun, kaibigan, yung sabi ni Warren Buffett is, yung habit na binibuild mo dyan is, hindi yun pang long term eh. Kasi one day, pag makakita ka na naman ng investment, bagong investment na ganun, yung habit na ginawa mo, gagawin mo na yan manauli yan. Okay, so next investment, kikita ka, mag-pull in ka na naman yan. Iloan mo na naman lahat yung 10 years or 20 years mong pinag-ipunan, i-fall mo na naman dyan kasi nag-build ka ng the same habit eh. So, what if doon ka mag-fail na naman? Mag-fail ka, probably nag-success ka dito, nag-fail ka doon kasi nag-build ka ng habit. Boom, wipe out ka, kaibigan. That's a foolish risk. Yeah, wow! Yun yung foolish risk, kaibigan. So, ngayon, yung binibuild ko ngayon, kaibigan, initially, kasi maliit lang yung puhunan ko, gusto kong mag-roll. Pero nung nasabihan ako nito, kaibigan, learning. Okay, yung learning. So, accept natin yun ng ano, yun, dapat kasi yung ano ko is, I'm an open book, kung ano yung learning or sa mga best mentor na makikita ko, i-apply natin. I-apply natin as much as possible. Kasi may kasabihan, kaibigan, na ang parang wish or ano ba yung ano yun is yung dream mo, kaibigan, kung wala tayong action, it's just hallucination, parang nag-hallucinate, hallucinate ka lang, kaibigan. Okay, so ito yung personally, ito na yung gagawin ko sa sitaw. Okay,
para lang makabuild ako ng habit. Kasi ito yung habit ng mga business investor or billionaires na investor. Okay, so, okay. Mag, once maka-gain ka na, mayroon kang target, mag-set ka ng target, whatever the target, ano yung target na amount mo, mag-slowly DCA out ka. Okay, dollar cost averaging out ka. Kasi, slowly, slowly lang. Huwag mo isipin na na gusto mo sanang i-roll yun, i-roll para madali, madali kang makabawi. Kasi yung habit na nabibuild natin doon, kung makabawi man tayo in 6 months, o tama man yung hinala natin, hindi na bankrupt yung kumpanya, the thing is, we will do it again and again and again kung mayroon tayong makita investment. Ganun na naman yung gagawin din habit. Okay? So, bad habit na mag-all-in tayo, roll ng roll, hindi nag-take profit, ma-wipe out ka nun, kaibigan. Ma-wipe out ka nun in the long run. Kasi yung investment dapat long-term to investment, kaibigan. So, dapat palagi hindi tayo ma-wipe out. Start from the beginning. Kasi yun yung mga mistake nga. Iwasan lang natin yung mga mistake. Sabi ni Warren Buffett, walang low down na sa'yo lahat yung lahat ng mistake. Before ka mag-succeed, pwede kang mag-learn to someone else's mistake. I-apply na mo yan para maiwasan mo yung mistake na yan. Okay, so yun yung mistake ko na hindi mag-take profit. Kung hindi ka mag-take profit, once bubble, mag-boom, butok, wala kaibigan. End of the day, kung hindi ka talaga mag-take profit, hindi ka mag-take profit sa investment mo, kaibigan, napaka-bad habit yan. Kasi cycle nga yung market eh. Cycle yung ano, paano pag may black swan or anong mangyari dyan, boom, ubos yan kaibigan. It's a bad habit. Okay? So ito lang yung masasabi ko personally. Nothing is financial advice. You can do whatever you want. Kasi end of the day, dapat nga ikaw yung mag-decide. But other side of the story is, we can, as Warren Buffett, we need to build a very good habit for investing. Like, kung mag-invest tayo, wag lagay lahat isang business na 1 million lahat. Wala. Ang Stanley Warren Buffett is, mag-learn siya ng 30%, mag-position siya, mag-take position siya, maglagay siya, pag nagustuhan niya yung magandang project, mag-invest siya more doon. Okay? Then later on, once na-set niya yung magkakuha na siya ng profit, may specific target siya, dapat may specific target ka, kasi kung wala kang specific target, like for example, kailan ka mag-take profit, di mo alam kailan ka mag-take profit. So, Stanley Warren Buffett is, once mayroon na siyang target, slowly din siya na nag-take profit. Like, this dollar cost averaging out na naman siya. This out na naman siya. So, yun, napakagandang habit yun, kaibigan, long term yun, para may longevity tayo sa investing. Okay? So, i-apply ko ito ni Sitaw. Kahit maliit lang yung puhunan ko, 50k lang. Okay? So, once, actually, nakatik profit na ko ng 15k. Okay? So, it's a very good habit. It's really good habit na practice ko, kasi naka-take profit ako ng 15k. At the same time, rule na naman, pag mayroon na naman akong makagain na naman ako ng 5k dyan, pwede na naman akong mag-take profit. Kahit matagal akong mabawi yung puhunan ko, kaibigan, I don't care, kasi nag-build ako ng magandang habit. Ito yung mga habit ng mga first class investor, kaibigan, na huwag magiging greedy. Kasi greedy yung tao eh. Pag nakita natin na, uy, kumikita tayo, ako nito, dagdagan ko pa, iubos ko lahat ng ipon ko, iubos ko lahat, i-loan ko, yung mag-loan ako sa bangko para lang nito, boom, pag anong mangyari dyan, kaibigan, iyak ka talaga, kaibigan. Iiyak ka. Kasi bad habit yan. Hindi yan. Napaka-bad habit yan. Hindi tayo mag-take profit at saka greedy tayo, mag-pull in tayo lahat kung ano yung kasi kumikita tayo eh, normal yun. Ang daming nangyari doon na pag ang tao kumikita, normal psychology yun ang tao. Pag nakita ni tao na kumikita siya, so dagdagan niya, mamaya na ako mag-take profit, dagdagan ko pa, mangutang pa ko, kasi lumaki. Greed yun, kaibigan, until boom, putok yung bubble, wipe out ka, kaibigan. So wag natin yung gawin. Okay, kahit maliit lang yung puhunan amin na natik profit natin, like ngayon yung 50,000 ko, kumita ako ng 5k, natik profit ako, may 10k, natik profit ako, next natik profit ko siguro 5k uli. Okay, so slowly, kahit matagal ko man siyang mabawi, but
my peace of mind ako at saka nakabuild ako ng magandang habit na hindi ako greed, hindi ako greedy. Okay, so it doesn't matter kung ilan yung ininvest mo, kahit gaano kaliit o gaano kalaki, but once makabuild tayo ng habit, okay, habit, yun yung habit yung kailangan natin i-build. So yung i-build natin nito is habit, paano nga mag take profit, hindi yung greed. Wala tayong greed na mag pull in tayo lahat or mag-utang tayo, i-loan natin lahat para lang maka greed eh, kasi lumaki yung ano natin eh. Okay, anyway kaibigan, end of the day, yun yung point ko kaibigan, is don't wag masyadong too greedy. You can decide whatever you want in life, pero ito yung other side. If mag-loan ka, mangutang ka, or 10 or 20 years na pira mo, pinaghirapan mo, but if you all in to one investment, kaibigan, especially na hindi wala kang full control, that will be a foolish risk. You can be wiped out. Okay? Kung pwede rin lumago, mabawi mo yung puhunan mo, okay, good. Good yun. But yung risk nun, kaibigan, is asymmetrical. Napakalaki yung risk, napakaliit yung reward. Napakaliit yung reward. Kasi, for example, nag-invest ka ng 5 million, 3 million dyan, mabawi mo siya. Kung walang mangyari, mabawi mo siya in 6 months. Tama ka, pag 6 months, nabawi mo na. What if may mangyari sa 6 months? Boom, siya kalaka dyan, kaibigan. So, okay, anyway, end of the day, I wish you, kaibigan, every blessings in the world. Close your eyes, not your legs. Alright, all this is all be yours. Peace, good health, love, long life, kaibigan. Riches, abundance in the world, be all yours. Boom, shakalaka.